Okay, welcome sa channel na to. Alam ko naman kung bakit ka napupunta sa channel na ito dahil nabasa mo ang ating title. So, ngayon magtuturo tayo kung paano nga ba talaga ang pagkalas at pagkabit ng brake shoes ng inyong sasakyan. Lalo na kung ang inyong sasakyan ay Hyundai Getz dahil walang mga tutorial kung paano magkabit at magkalas. Kasi isa rin ako dati sa hindi marunong yan. Yung sabi nga lang DIY or do it yourself. So ngayon magkakaroon ka na ng idea kung paano magkalas. Ang video na to, malaking tulong to para matutunan mo kahit ikaw lang sa sarili mo ay malalaman mo kung paano ang tamang pagkalas at pagkabit ng brake shoes ng inyong sasakyan. Naka-menos ka pa sa labor sa mekaniko. Kaya okay, umpisa na natin para malaman na natin kung paano. Okay, first step natin, pagnipag na natin yung sasakyan ng maayos, kakalsuan natin yung mga gulong, unahan at likuran para iwas aksidente lang naman. At ito tayo sa kanyang likuran bahagi. Yan, nasa ano po tayo, passenger side. Yan, ito pang ating papalitan. Syempre una niyan tatanggalin ang gulong, gagamitan natin ito. Ang size ay 21. Yan, kakalasin muna yan. After nyo mapaluwagan yan, tataas na po ninyo yung jack. Kasi once na itaas na ninyo yung jack, saka lang ninyo pa luluwagan yan, medyo mahirap po kasi mas maganda talaga itaas muna na, paluwagan muna to bago ang taas ang jack po. Okay. Yan, piti lang po niyan. Madali lang naman yan, basta napaluwagan po. Basta sure nyo lang yung jack nyo ay hindi po yung tulad ng mga dispalinghado na umababa. Okay, after makalas yung mga bolt and nut, ito naman, ilayin nyo po yung gulong. Okay, yan na po. Yan, pagkatapos nyan, may makita po kayo rito. Yan. Gamitan nyo lang yan ng Phillips screw. Maluwagan. Kasi pag di po ninyo tinanggal yan, di nyo rin ma ihila po palabas ito. At sya nga pala, bago nyo ito tanggalin yan, dapat hindi siya naka-handbrake. Ibababa natin yung handbrake. Dahil may kalso naman yung gulong, sure naman tayo na safety na hindi uusad yung sasakyan. Kaya dapat, bago po kayo magkalas ng ganyan, may mga kalso po yung gulong. Kasi ano po kasi natin yung handbrake, i-release po kasi natin. Thermal release yung handbrake, madali na lang po yung bunutin. Pwede makalas, pwede pukpukin. Ayan. Yun. Yan po yung pinakang brake shoes niya po. Pero makapal pa naman siya. Papaltan ko na rin po kasi yan. Gagawin ko na lang siyang reserba dahil nakabili na rin ako ng bago niyan. Ito yung bago.
Bali, ito po yung kanyang brake cylinder po. Brake shoes, napapalitan po natin yan. Ngayon, konting idea lang sa pagkakalas, bago nyo po siya kalasin, kung kayo baguhan, lagi po itong ginagawa ng mga baguhan. Pipicturean nyo muna po, para ma-sure. Kasi para malaman po niyo kung saan po ito nakakabit, at sa kabila po, yung sa mga adjuster po niya. And try po natin picturean. Yun. Tapos, dito po. At yun na sa ilalim po niya. Isa pa rin po dyan yung position ng spring po dito. Kailangan nyo rin makunan ng picture po yan para alam nyo ikabit. Yan, may spring po yan dyan. At kabilaan din po. Pero bago nyo yung kalasin, makikita po kayo dito na yan po. Yan. Yan, may mga gear-gear na yan. Dapat po may release po muna natin yan. Bago po natin kalasin. Dapat kasi mapaluwagan po muna itong gear na yan. Pero madali lang po kasi yan. Hitin lang po ninyo siya pa ganun, pataas po. Siluluwag naman po yan ang kusa. Kadali lang po. Ano ba? Yan po. Makita po ninyo, medyo lumayo siya dun. Yan to po. Yun, yan. Yan po. Yan, yung gear na, yung mga ano po yan. Kasi kailangan po kasi niya itulak, may release. Ito po, mapress po niya. Yan po. Para mabilis po siyang kalasin. Kung inyo pong mapapansin, nung iluwagan po natin dito sa kanyang adjuster po. Yan po, lumubog na po siya. Yan, para po kasi madali rin po natin itong hilain mamaya po. Ngayon, second step naman po natin. Kailangan po natin makalas yung spring na yan. Yan po. Ngayon, mas madali po kasing kalasin sa kabila nito eh. Dahil kanan po kasi ako. Itutulak lang natin yung spring na po yan. Gamitan natin na ito po. Phillips screw. Ngayon tutulak ko po kasi siya. Kita po yung dulo na yan. Yan. Okay. Bali, dito yan o. Yung Phillips screw. Yan. Kung makikita po ninyo itong spring nito, tutulak nyo yan eh. Medyo lapitan mo na. Ah, kita ba? Yan. Ito po yung dulo niya. Matatanaw po rito. Kailan po natin kasi i-press yan. Kailan po na malakas na persya po para ma-release. Yun. Yan po. Nakalas na. Kitang kita po sa video. Ngayon, pagkakalas po niya. Yan. Spring po kasi. Ito po yun. Kailangan po natin makalas yan. Kasi once na napaluwagan na po kasi natin yan, pwede na po natin hilain. O, yan po. Pagkabuka po kasi yan, kusa na yan na makukuha yung isa po po. Ito po pinaka-adjuster. Automatic po ito nag-a-adjust. Once na ikabit po ninyo, ito po kasi magbibigay ng adjust po niya kahit na manipis na yung lining. Pero mas maganda kasi lalagyan to ng grasa katulad yan.
kinakalawang po siya. Pero kung suggest ko lang naman, kung may grasa kayo, lagyan nyo na lang. Ngayon po, next step naman po natin, once po na nakalas yun, meron iba po kasi no, bago po nila kinakalas, may isa po step pa. Ito, inuuna po nila itong kinakalas. Pwede rin po yun, depende sa inyo. Ito po, tanggalin ko na lang. Medyo rapid lang. Yan, ipinipress po kasi yan. Tapos, counterclockwise nyo lang po yung pihit sa likod. Kasi ganun din pag minsan ang gawa ko ay, depende na lang po sa inyo. Pero mas nakita ko kasi doon ako nadalihan pag di ko siya kinalas muna. Yan, ito po yung nakakalas. Kabilaan po pala yan, nandito po sa kabila yung isa. Mas maganda rin po kasing ganito, depende na lang kung ano, nasa sa inyo po talaga yan eh. Yan po, nakalas na po. Tapos meron po, ito po yung ingatan din po ninyo masira. Ito po kasi sa adjuster po niya na nag-automatic. Yan po. Ingatan po ninyo ito masira. Kasi depende sa lugar ninyo kung saan lugar kayo na mayroong piyesa. Lalo na kung sa siyudad po kayo, marami lang piyesang ganito. Paano kung nasa probinsya kayo katulad ko? Ang hirap maghanap ng piyesa. Lalo na ngayon, quarantine. Yan. Diba? Napakadali lang. Nakalas na. Oh. Yan lang po siya kasimple. At higit sa lahat yan, meron pa pala sa ilalim. Ito yung pinaka ano po, umihila sa handbrake. Mahirap kasi yan kunan ng video eh. Teka lang po ha. Yan, makikita po ninyo dito may nakakabit pa po. Gamitan nyo lang yan ng long nose. Yan po. Yan, hila-hilay lang naman yun eh. Pero medyo mahirap rin po ito. Kailangan rin po ng lakas. Yun, nakalas na po. Ngayon naman po, saan tayo? Sa pagkakabit naman po ng bagong brake show. Ano po masabing tutut. Okay, ito na po yung aking bagong ikakabit. Ngayon, parang ang magiging step naman natin dito, kung ano yung huling tinanggal mo, yun din yung unang ikakabit mo. Okay. Bali, ako po pala, nilalagyan ko kasi ito ng grasa. Pero po yung ibang mekaniko, hindi na po nilalagyan ng grasa. Depende na rin din po sa inyo yun eh. Kasi ito, napansin ko kasi masigip siya. Kaya nilagyan ko po ng konting grease. Bali, dito po. Ito pong cylinder brake po niya. Ingatan po ninyo ito, masira po na. Lalo na ito rubber, baka magkaroon ng tagas. Kasi pag nagkaroon po ng tagas, obliga kayong bibili ng bago. Kung maroon naman po kayo maggawa niyan, pwede lang rin naman na gawan niyo na lang po ng parang. Yan po, may rubber po kasi yan. Okay. Ito po, yung tinanggal kong huli, siya rin po yung una kung ikakabit mo na. Okay, bali ano nyo lang ito. Hilayin nyo lang yung pinakang spring niya, tapos saka nyo siya ikabit. Yan. Pagkakabit naman yan, siya na yan eh. Yan. Ay. So, bali nga pala, no? Isang idea rin. Lagyan nyo po ng grasa o grease yung mga yan. Kasi dyan po dumidikit yung brake shoes po. Yung bakal po niya. Para hindi po ganong kalawangin. Yan po, latado po kasi na
ginagasgas din po niya. Kabilang po yan. Yan. Pwede rin na dito mismo sa brake shoes po niya ilagay. Huwag niya lalagyan yung ibabaw at baka hindi naman na kumapit yung preno. Mga simple ano lang po niyan. Anong tawag rin? Tip. Simple tips. Yan. Right after naman yan, kakabit naman natin itong kanyang mga bagong brake shoes. Yan po. Ngayon, ang bago po natin kabit yan, nadumihan na po. Punas lang yan. Bali, dito tayo. Kakabit na po natin siya. Yan. Kita po natin yan. Lagay lang yung spring na yan. Dalawa na yan. Tapos lagay po natin ganyan. Yan po. Right after po nyan, kailangan po pala muna natin kabit to. Bago po pala natin ito ikabit, kailangan po muna natin itong ikabit. Iuna po muna natin pala ito. Paano na nga ito? So, bali, katulad yan. Medyo limutan ko na. Kakabit rin po kasi natin yan eh. Mayroon na po kasi siyang ikabit pag nandun na. Kaya dito pa lang sa labas, kabit na natin bago natin siya ilagay po. Sa labas po lang yan, pero mayroon na ikabit. What if nandun na po sa loob? Wait, yan bali pagkakabit nga po pala no, yan nakabit na siya. Tapos yung spring po dito sa ilalim, kailangan po yan nakakabit po yan. Tapos dito yan. Medyo mahirap po kasi ito pag wala ka talaga ng assistant na solo mo lang pong gagawa, lalo na kung nasa kabundukan ka po, nasiraan, mahirap po siya. Kaya dapat yan, bali pagkakabit nga po pala nyan, yan, i-press nyo po yan, i-kabit nyo na yan, para hindi lang po siya paggalaw-galaw po pag kinabit nyo. Yan. Bali dito tayo no. Yan, lagyan ko na rin po siya ng grasa. Sa pagkakabit nyan, sure nyo na lang po dito sa pinakang ano po nito na nakapatong po siya rito sa may parang malit na po yun. Kasi yan po ang tutulak dyan sa pinakang ano po, sa adjuster din po nyan. Yan. Tapos pag kinabit po ninyo siya, dapat nakasapak po siya rito yan. Para po gumana po yung pinakang brake shoes po niya. Yan. Ilalagay na po natin to. Medyo mahirap rin po ito pagka lalo na baguhan po. Kung ako nga pong nakakapagkalag na, hirap pa rin. Lalo na kapag wala ka pong kasama. Okay, bali pagkakabit nga po pala nung adjuster sa loob, inex nyo na po yung pinaka-unlock po nya. Kabit lang po. Medyo mahirap lang kasi po ito eh.
siya rin po yung sa pinakamahirap ikabit. Pero pagka nachamban mo po, madali lang. Yung katulad nito po. Bumabago-bago. Ayun, mahirap po siya kagad. Yan. Tapos po ninyo may kabit. Dito na lang po kayo mag ano po. Adjust mamaya po. Titingnan niyo po kung nakaayos yung magkabilang dulo. Yan. Kasi yan na po ninyo. Try na po ninyo i-adjust yung ano po, dito po, sa adjuster niya. Para kahit pa paano po, dahil malawak pa naman yung space niya rito. Yan, adjust niyo na lang. Yan po eh. Kaya kang adjuster ito. Ito guys. Tuturuan ko rin. Yeah. Okay, bali ito naman ang next natin ikakabit po. Ito yung mahirap rin ikabit. Lagay po natin siya dito. Siya sa mahirap ikabit. Yung unang tinanggal natin. Tapos gagamitan po natin ng Phillips screw na mahaba. Bali ito no. Yung pinakang dulo rin po ulit na spring. Ipupush lang po natin papunta rin sa butas dun sa may parting itaas. Ibaba mo yung video. Yan. May butas po kasi dun. Para po mahatak po niya itong brake shoe papunta dyan. Yan po. Ay, grabe. Ngayon po dahil sobra po sa adjust yung ginawa ko, mabawasan ko po siya. Yan, bali po, ito po. Tapos may video. Makita, ito, kunan mo yan. Yan, kailangan po kasi makuna ng video po yung pinakambutas po sa ilalim. Hindi, ito eh, nasa ilalim kasi siya. Yan, ito po. Yan. Yun po yung kailangan po natin paglalagyan ng spring. Yun. Bali, tutulak lang po natin siya. Nakabit na po siya. Yan. Siya na po yun. Ngayon, ang gagawin naman po natin ay mag-a-adjust. Dito po, kung sakto o hindi. Pero, yung handbrake na rin po ang bahala mag-adjust dyan kasi nag-automatic naman yan kahit di na po natin adjust. Malalaman na lang natin kung okay po siya. Yan. Ngayon, gagawin ko po ngayon ay yung handbrake po ang pag-a-adjustin ko. Pero bago nyo po, kailangan yung handbrake, dapat nakakabit po itong cover mismo. Para sure po kayong hindi sumabog yung pinakang, ano po niya, cylinder brake po. Pero hindi naman basta sabog, I mean, yung masira. Pero okay lang siya kapalab. Nakadepende pa rin pala yun. Pwede siyang gamitan kahit sa handbrake lang po pala para ma-adjust. Huwag lang po pala sa mismong pedal kasi galing na po yung pressure galing sa makina na po kasi yun. So ito po, try ko na lang po muna ng handbrake po para makita po sa video kung a-adjust. Dikit mo rin tayo. Kita mo yan, kita mo yun. Ngayon po, itataas ko po yung handbrake.
parang hindi naman gumalaw. Ayun. Hindi. Umikot? Hindi. Gumalaw lang siya, pero hindi siya lumipat. Dapat lilipat siya, di ba? Ay, okay na pala. Nakaano na siya. Sakto na i-adjust na yun. Siya na yan. Okay. Umikot kasi siya. Yan, bali. Try naman natin sa preno po. Pero dapat po, pag preno na yung tatapakan yun, dapat nakakabit po ito. Kasi ito po ang masisira po. Dahil kumapal na po siya, hindi naman natin ngayon maipasok po ito. Yun. Bali, okay na po siya. Bali, sana po meron po kayo natutunan sa video ito. Bali, yun lang mga nuggets. Lalo na kung kayo may sakyan na gets. Kasi sa yung mga Hyundai car na kotse halos pareho lang po. Konting diferensya lang pero same pa rin po. Bali, yun lang. At maraming salamat.